Para sa akin talaga, very important na pinag-iisipan yung media representation sa hindi lang sa gay people alone, pero sa ano talaga, any type of people. Siyempre, kasi yung papa ko talaga, medyo ano siya, medyo may pagka-homophobic. Saka palagi niyang tinatakot ako kasi sabi ni mama ko, pansin na daw niya noon pa na parang may pagka-malambutin ako na sa galaw ko, ganun. Mas pinabitbit ako ng rabbit ng papa ko. Yung rabbit kasi diba pag kinuha mo siya, gumagano'n-ganon yung paa. Kasi ginanon ko kasi siya. So, galit na galit siya noon. So, doon talaga niya parang mismo na-confirm na bakla ata tong anak ko. Pero ano, gabi-gabi kasi nanonood siya ng GGV. Hanggang sa ano pa lang na-appreciate niya si Mayor Vice, ganyan. Wow, nakaka-happy pala yung mga bakla kasi ganun pala sila, yung parang very lalo na kagaya ng mga gay people like Vice Ganda. So ayun, ako kasi since idol mo si Vice noon, so gumagawa ko ng mga vlog dati, pero ngayon naka-private na siya sa YouTube channel. So kung ano pa, real name ko pa yung dinadala ko noon, yung Paul Ramirez. So gumagawa ako ng mga vlogs before. Tapos hindi ko alam, pinapanood pala siya ni Papa. So ayun, kwento na lang sa akin ni Mama, nanonood yung mama ko, ay, papa ko ng mga vlogs ko. Tapos tawa siya ng tawa. At sa dumating yung time na, ano, parang nag-college na, tapos dream kasi ng papa ko makapagtapos ako, tapos mag-Ateneo rin. Tapos before, parang bagsak-bagsak yung grades ko nung high school kasi puro lang ako kanta sa kasayaw. Pero pagdating ko ng college, senior high school pala. Sa hanggang college, parang nag-honor student ako, gano'n. So, ayun, naging proud siya. Dumating yung time na na-accept niya ako. Though, maraming makaka-relate kasi diba halos lahat ng bakla naman kasi parang alam mo yung struggle na may kailangan ka pang patunayan before katanggapin ng people. Pero ano, sana dumating din yung time na kapag bakla ka, chill na lang yung iba. Parang there's nothing special na yung bakla ka kasi madali ka na lang mag-accept. Pero yun yung pinagdaanan ko sa family ko. Like, I needed to prove something before they accepted me. Pero iba yung situation din sa mom ko. Parang na-accept niya agad. So let's talk about representation na lang. Coming from someone na parang para naka-experience ng acceptance dahil siyempre representation of Vice Ganda sa mainstream. So gaano kalaga para sa iyo na nag-start yung representation sa mainstream media? Ayun, yung media representation, parang na-remind ako ng thesis namin kasi tungkol siya yung thesis. Para sa akin talaga very important na pinag-iisipan yung media representation sa hindi lang sa gay people alone, pero sa ano talaga, any type of people. Kasi marami, lahat naman kasi ng people, halos malalahat. Kumukuha sila ng information on through media. So ayun, very important na kung paano nire-represent yung gay people is parang sakto rin siya sa reality or parang pinag-iisipan mo na yung representation, hindi siya mag-cause ng discrimination or misunderstanding sa people like me. So ngayon na lang dito ako, sana maging way rin ako na somehow makadagdag dun sa tamang representation ng gay people na it doesn't mean na I'm gay, I'm expected to be femme or as a gay person, I'm free to be masculine, to be feminine, I'm free to be with girls, ganyan, or to kiss girls, o ano ba mga pwedeng gawin ng gay people na hindi sanay yung ilan sa media. Kasi ano naman talaga, like being straight or being homo sexual, walang kasi parang limitations sa kaya mong, pwede mong gawin. So yun, dapat may express natin yung freedom in the right way and positive way.